ikatlong linggo ng Pasko ng pagkabuhay. Lucas 24:13 hanggang 35. Pakikita po natin sa ating ebanghelyo ang dalawang alagad habang sila po ay naglalakbay, punong-puno ng panlulumo. Nang dahil sa krus ay parang nasayang lang ang kanilang paniniwala kay Kristo. Naglakad silang palayo mula sa kanilang dating mga kasamahang pangkat ng mga apostoles, palayo sa mga tagasunod ni Kristo, palayo sa simbahan. Hindi po dahil ang dalawang ito ay makasalanan. Ang lahat ay dahil sa krus. Ang lahat ay dahil sa trahedya ng Biyernes Santo. Ito po ang dahilan ng kanilang takot na siya pong tumulak sa kanila upang tuluyan ng lumayo. Akala pa naman namin siya ang magliligtas sa Israel. Ito po ang sabi nila doon po sa estranghero na nakisabay sa kanila habang sila ay pabalik sa dati nilang buhay. Malungkot at puno ng kabiguan. Hindi nila kayang unawain kung paanong ang kaligtasan ay matatamo sa pamamagitan ng krus. Tagumpay mula sa kabiguan. At habang sila po ay nasa ganitong kalagayan, dumating si Jesus, nakisabay sa kanilang paglalakad. Nagbahagi tungkol sa banal na kasulatan, tungkol sa mga pangako at mga katotohanang inihayag ng salita ng Diyos. At ang kanilang puso daw ay nag-alab sa kaibuturan nito. Nagliyab ang kanilang pag-asa. Nanumbalik ang kanilang pang-espiritual na lakas at pananampalataya. Bigla ay nakilala nila ang mapanligtas na kapangyarihan at pag-ibig ni Kristo. Kahit na po sa gitna ng kadiliman at anino ng krus. Mga kapatid, tayo man kalimitan ay nahaharap din sa tukso na matakot at mawala ng pag-asa sa tuwing darating po ang mga krus sa ating buhay. Marami po tayong mga kakilala na dati malapit sa ating simbahan, dati aktibo sa ating simbahan. Kagaya po ng dalawang alagad sa ating ebanghelyo na nilayuan ang Jerusalem sapagkat winasak ng krus ang kanilang pag-asa, nagkaroon ng galit sa kanilang mga puso. Ano naman kaya yung maaring humadlang sa atin upang iwan natin ang Panginoon sa panahon po na tayo'y nabibigatan sa ating mga pasanin, sa ating mga krus? Kagaya po ng dalawang alagad, isang bagay ang siyang makapagliligtas sa atin mula sa kawalan ng pag-asa at pag-iwan sa Panginoon. Ito po ang pakikipag-usap kay Kristo. At ito po ay ang tinatawag nating panalangin. Ang panalangin po ang siyang pinagmumulan ng lakas at liwanag para sa ating mga Kristiyano. Kung maghahanap po tayo ng panahon upang ipahayag ang ating mga nararamdaman sa ating Panginoon, kung tayo ay magnilay tungkol sa kanyang mga salita sa banal na kasulatan, kung tayo ay magbabasa ng mga aklat na pang-espiritual, binibigyan po natin ang pagkakataon sa Jesus
na magpaliwanag sa ating mga puso tungkol sa mga bagay-bagay. Si Jesus po mismo ang nagsabi sa atin ito noong siya ay nasa hardin ng Getsemane kasama ng mga apostoles. Nalalapit na noon ang krus at sa pagkakataong iyon ay sinabi niya sa kanyang mga apostoles, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo mahulog sa tukso. At siya mismo ay sumunod sa sarili niyang payo. Paano niya napaglabanan ang pag-atake ng Diablo noong naghihirap siya sa hardin? Kung saan po ay naranasan niya ang labis na hapis, pangamba, kalungkutan. Sa pamamagitan po ng pananalangin, inihagis niya ang sarili sa lupa at nanalangin. Nanalangin siya ng buo niyang lakas. Upang ipahayag ang kahalagahan ng pananalangin, sinabi po ng isang santa, si Santa Teresa ng Avila, doon sa mga nakalilimot na manalangin, hindi na sila kailangan pang buhati ng Diablo patungong impyerno, sapagkat sila na mismo ang magdadala ng sarili doon. Sa isang eksena naman po sa Ebanghelyo, noong dalawin ni Jesus, sina Marta at Maria, noon pong abalang-abala si Marta sa kusina at nagreklamo tungkol kay Maria na naroon lang daw at nagkikipag-usap kay Jesus habang nananalangin. Sinabi po ni Jesus kay Marta na pinili ni Maria ang mas mabuting gawain. Ganito po ipinaliwanag ni San Agustin ang eksenang iyon. Mula sa itaas ng burol ay umaagos ang tubig patungong lambak. Kagaya rin ng maraming tubig na naiipon sa ibaba ng burol, si Maria, habang nakaupo sa paanan ni Jesus, nakikinig sa kanyang mga salita ay mas maraming natatanggap na biyaya kesa kay Marta na naging sobrang mapag-alala sa paghahanda ng mga material na bagay para sa kanyang Panginoon. Ayon po sa ating katisismo, ang panalangin ay napakahalaga sa ating buhay. Sabi naman ni San Juan Crisostomo, wala nang iba pang bagay na makapapantay sa panalangin sapagkat nagiging posible ang imposible. Nagiging madali ang napakahirap na mga bagay sapagkat imposible para sa isang taong taimtim na nanalangin ang magkasala. At ayon naman po kay San Alfonso Liguri, tiyak na maliligtas siyaong mga nananalangin at tiyak namang isinusumpa ang mga hindi. Ang mga tao pong nabubuhay sa panalangin ay iba kesa doon sa basta na lang bumibigkas ng mga panalangin. Napakalakas po ng tuksong basta na lang tayo umimik o bumigkas ng mga salita. Ang panalangin po ay hindi ay higit pa sa pagbulong ng maraming formula. Ang panalangin po ay tungkol sa isang relasyon. Ito ay ang patuloy na pakikipag-usap kay Kristong ating Panginoon. Kung kailan ay nagpapahayag tayo ng mga bagay na mahalaga sa atin, at ganun din po ang Panginoon tungkol sa mga bagay na mahalaga sa Kanya. Kagaya po ng dalawang alagad sa kanilang paglalakbay patungong Emmaus. Ang panalangin po ayon sa opisyal na aral ng simbahan ay isang relasyon. Ang panalangin daw po ay panalangin ng pakikipagkasundo sa pagitan ng tao at Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At sapagkat ito ay tungkol sa isang relasyon, tayo po ay maaring lumago sa ating buhay panalangin.
Nais na Jesus na ibuhos sa ating mga puso ang sarili niyang lakas, liwanag, karunungan, tiyaga, kagalakan. Sa paglago ng ating buhay panalangin, pinibigyan natin siya ng pagkakataong gawing ito. At sa pamamagitan lamang ng pagbuhos ng maraming oras sa pananalangin, na matatamo natin ang paglago sa buhay panalangin. Magbasa, magnilay, at tumugon. Ito po ang simpleng formula upang simulan ang ating buhay panalangin. Huwag na po nating hintayin pa ang bukas. Simula natin ngayon. Ngayon mismo sa misang ito. Isa buhay ito, hindi lamang pagsabay sa mga panlabas na daloy, kundi aktibong pakikipag-usap sa Panginoon na nagmamahal sa atin at naghahangad na magligtas sa atin. Magandang umaga po at pagpalain kayo ng Poong May Kapal.